guys! I am back with a Watson's haul. It's been 1 year since nung last na nag-haul ako from Watson's. So, last week, ayan, bumili ako ng maraming products. Kasi alam nyo ba, ganito yan. Kinabatutan talaga ako dun sa vanity tax. Yun, kinabukasan, after kung mabalitaan yun, nag-shopping talaga ako ng makeup. Kasi matagal na ako nagbabalak na mag-shopping sa Watson's. Kasi nga, sabi ko nga, diba, this year, mag-focus ako more on local, yung talagang madaling hanapin, yung available sa Watson's, available sa mall, available sa mga department stores. Kaya, ayan, I bought a lot of makeup na locally available para gawa natin na review, para i-test out. Okay, so let's start. Yung iba dito, nasubukan ko na. So, meron na akong masasabi kahit papano about the product. First one is, I'm excited dito sa foundation na to. Yung Flormar Matte Touch Foundation with Vitamin E, Soft and Healthy Skin. So, lahat kasi ng naswatch ko na foundation doon, ito yung pinaka promising. Syempre, it's matte. And coverage is really good. Ang shade na nakuha ko dito is light beige. Tingnan natin ha. Kasi nung unang pump ko talaga parang, wow, gusto ko to. Ayaw niya magpa-pump. Ayan. Ang ganda ng coverage niya. Doon talaga ako na in love. Tapos, pag nag-set siya, guys, talagang totally matte. Tingnan nyo, ganda ng coverage, diba? Yung price nito, medyo mataas ng konti, 749 pesos. Pero kung ganito naman kaganda yung coverage na, and kung talagang matte siya, ay sulit na. Kesa naman magtsaga kayo sa mura, hindi naman binibigay lahat. Other foundation that I got is yung Catrice Cosmetics na 12-hour matte mousse makeup. Alam nyo bang, hindi pa ako nakakatry ng Catrice makeup ever? Meron sa Watson's, dito sa Robinson's Manila. So, isa ring matte. And mousse siya. Sana okay. Velvety talaga siya. And yung coverage, carry lang. Feeling ko mga medium coverage lang. Hindi siya kagaya nung Flormar. It's 499 pesos. Ang shade na nakuha ko is sand beige. If ever makalimutan kong sabihin yung price, ilalagay ko na lang sa description box lahat ng presyo nitong mga products na to. Kasi baka mamaya hindi ko mabanggit, ha? Next one is yung BYS Matte Foundation. Alam ko maraming nag-request sa akin ito, yung BYS. Malamang gagawin ko to ng first impression review if depende sa comments nyo kung anong gusto nyong unahin ko. Isa rin tong maganda yung coverage. Ayan, oh. Very good. EB na eyeshadow palette. Actually, tinry ko na siya. Na-impress ako dito. Hindi mo aakalain na ever bilhin na siya. It's really good. Considering magkano lang siya, 150 pesos. Tapos, pag hinawakan nyo siya, ayan, oh, sobrang pigmented niya. Ayan. Doon man tayo sa light shade. Hindi siya ganun ka-powdery at saka yung pigment niya is very rich. Tingnan nyo, nag-swatch na ako sa kamay pero may natira pa rin sa aking fingertips. Mataas ang expectation ko dito sa Everbile na kahit na 150 pesos lang siya. Ang kinuha ko is yung brown. Uy, hindi natatanggal basta-basta. Very good, EB. Next one, kumuha rin ako ng Care Line. Dahil nga nagbabalak akong gumawa ng 500 peso makeup challenge. And isa sa mga naisip kong brand pagdating sa 500 peso makeup challenge, Care Line. Kasi ang mumura ng products ng Care Line, di ba? Parang makakabili ka nga ng concealer doon nang wala pang 100 pesos. So, ito siya. Although, hindi ako masyadong na-impress dito sa laman nito. Ang light niya masyado, no? Wala man lang dark na brown. Pero anyway, tingnan natin kung paano natin to, paano ko siya magagawa ng look. Lahat kasi ng eyeshadow, shimmer. Sana naglagay man lang sila ng matte. Ang matte lang na nandito is yung blush. I love Caroline Makeup Set 2. Yan yung kinuha ko. Kumuha ko sa Nichido. Nichido to eh. Alam ko Nichido yung Elise. Lashes. Ayoko nga sanang kumuha. Kaso, gagawa kasi ako ng one brand makeup tutorial ng Nichido. And this one is 198 pesos. Ang mahal niya. Eh, di ba yung ginagamit ko na lashes, yung isang set. Set of 10, magkano lang yun? 45 pesos, 50 pesos. Ganun kamura. Tapos, ito iisa lang. Tapos, 198. Next one is ito. Nichido na contour, palette, highlight, shape, and contour. Yung shape and contour, itong dalawa na gamit ko na, I would say okay siya, pero parang masyado siyang powdery for my liking. In fairness, maganda naman yung shade, maganda yung color, maganda yung contour and shape. Yun nga lang yung highlight, hindi kasi ako nag-highlight ng matte, mag-highlight ako, dapat yung highlight na merong kintab. Para lang siyang powder. Kung magaganito ka, di sana mag-powder ka na lang, diba? Meron bang shade to? Kasi wala nakalagay sa likod. Pwede nyo siyang i-mix together para makuha niyo yung color na gusto nyo. Pero ako, ginagawa ko ito muna and then papatong ko to.
Parang pang ano siya, pang blend out. City Color Mattifying Primer. Ayan, ginamit ko na to guys. Silicone based siya. So, kung naghahanap kayo ng something na matatakpan yung inyong pores. So far, para sa akin, parang medyo naging extra oily yung skin ko sa kanya. Pero hindi naman ganun kalala. Pero sa akin, okay lang. As long as makover niya yung aking visible pores. Yung para paglagay... Hello, telepon. Asan na ba ako? Ano may sinasabi ko? Ayun! Ayun, okay siya sa akin kung conceal ng mga visible pores. Pero... hindi talaga binibigay lahat eh. On application, mamattify niya yung face and na-hide niya kagad yung aking pores. Kaya paglagay ko ng foundation, talaga ang ganda ng finish. Wala na yung visible pores ko. I'm not really sure nga lang kung okay siya sa oily skin. Kasi pansin ko parang ang bilis kong mag-oil up sa kanya. Pero... okay lang, parang hindi naman ganun kalala. Tatry ko ulit yan sa ibang foundation kasi baka sa foundation ko lang. So, I will let you know if okay na okay talaga siya. Baka makita niyo yan sa favorites ko. Next one is yung Catrice Prime and Fine... Catrice Cosmetics Prime and Fine Professional Contouring Palette. Ayan. Yung contour niya, masyado siyang light. So, okay to para sa mga fair skin. Pero para sa skin ko, parang hindi masyado. Siguro okay siya kapag gagamitin ko yung para sa subtle lang. Yung hindi talaga actually contour. Parang gusto ko lang malagyan ng warmth yung aking face. Yan, okay to. Yung highlight kasi nito, parang masyadong powdery. Doon nga eh, nagkamali rin ako ng bili. Parang hindi nga siya ganun ka-okay. Kulang siya sa kinang. Ang shade pala na nakuha ko is Warm Harmony. So, okay siya. Siguro pang warmth lang. O, diba? Sakto yung pagkakasabi ko. Pang warmth lang ng face. Hindi talaga actually pang contour. Intuit Waterproof Makeup Remover. I haven't tried this one. Removes mascara, eye and lip makeup, tones, moisturizes. Okay, so far yung palang masasabi ko, I'm excited to try this one out. Kung talaga matatanggal niya, lalo na si Heroin Make, i-update ko kayo. Ever Bilena Mascara with Fiber. So, I think, kaya ko to kinuha kasi... bakit nga ba kinuha ko to? I don't know. Kasi masyado siyang mahal para sa 500 peso makeup challenge. It's 140 pesos. Pero siguro pang one brand makeup tutorial din ng Ever Bilena. Let's see. Ito yung wand niya. Medyo malaki. Mataba yung wand. Ay, hindi siya waterproof. Pero meron siyang fiber. Ito yung EB Liquid Concealer. Gusto ko lang siyang itry guys. Kaya ako bumili. Ang shade na nakuha ko is light. Ngayong nagsaswatch ako dito, parang nagsisisi ako. Ba't mga bato kinuha? Parang wala siyang masyadong coverage. Next one. Ay guys. Ito yung Nichido na Active Brow Tri-Tip 24-Hour Eyebrow Marker. Ganyan nyo ha. Teka lang, magdodrawing tayo ng kilay sa aking kamay. Ay, baliktad. Ano ba yan? Paano ko ba to? Yan. Siguro okay to para sa talagang walang kilay. Para kang nag-eyebrow stranding na rin. Tatlo yung tip niya. So, ayan, mas madali. Kesa naman yung paisa-isa kayong drawing ng kilay. Pero okay siya ha. And sabi dito, it's... 24 hours. So, patuyuin ko muna saglit. Tingnan natin kung gagalaw. Wow! Naman! Marker talaga siya, oh. Hindi siya nabubura. Pwede natin gawan ng first impression review to, ba? Diba? Kung talagang magtatagal siya. So, let me know kung gusto niyong gawan ko ng first impression review yan, ha? Kasi na-excite ako. Sabi ko, ayun nga, no? Parang pwede mong i-drawing-drawing. Yan talaga yung literal na i-drawing at itatattoo mo yung kilay mo. Parang at-home eyebrow stranding. Parang ganun. Nichido Stardust Eyeshadow. I got this 50% off. So, 168. Siguro mga 80 plus na lang siya. Parang nag-i-improve na yung mga eyeshadow ngayon, no? Locally. Parang medyo ano na sila. Or siguro kasi matagal na ako hindi nakatry. I think yung last na talagang favorite ko, nagustuhan ko talaga na eyeshadow. Ah, yeah! Yung Fashion 21, nagustuhan ko yun. And yung Sunset Cafe ng EB. Yun yung mga okay para sa akin. Unang ano pa lang, at magaan pa yung kamay ko. Maano na siya, pigmented. Ayan! This is good! Wow, Nichido. Umi-level up na tayo sa eyeshadow ngayon, ha? This one is totally neutral. 80 plus lang siya. Murang-mura.
Actually, ito yung suot ko ngayon. Intuit 2-Way Powder Eyebrow Pencil. 2-way siya kasi pwede mo siyang gamitin na basa, pwede rin tuyo. Ang napansin ko lang dito, masyado siyang basa, mas lalo siyang nagiging darker. So, kung gusto mong hindi masyadong maging dark yung kilay, huwag mong masyadong babasain. Para siyang naging wax, plakado talaga yung resulta ng kilay. Eh, usually, di ba, kapag nagkikilay ako, pag gamit ko eyebrow pencil, soft lang. Pero naging plakado lang siya, kaya tingnan niyo yung ano, oh, parang antaray nung dating. Kasi nga sobrang basa yung nilagay ko. Pero it's good! It's waterproof and long-wearing. Nichido True Colors Collection Powder Blush. And this one is Cool Rum. Ayan, peach pala siya. Matte na peach blush. This one is 88 pesos. So, mura lang naman. The next one, Intuit na Volume and Lengthen Lash Extra Mascara with Nylon Fiber. Limited offer. Limited offer tong nakuha ko kasi may kasama siyang mascara tapos may kasama siyang waterproof na eyeliner. Yung mascara na subukan ko na, halo pa yung thoughts ko eh. Siguro kasi nga dahil basang-basa pa siya, hindi ko pa siya ma-enjoy. So, hihintayin ko muna siyang medyo matuyo ng konti. Yes, meron siyang fiber. Okay, nakaka-lengthen ng lashes. Pero, hindi ko siya pwedeng pagpatong-patungin kasi pag nag-a-apply ako ng mascara, ganun patong-patong talaga. Nagka-clump yung lashes sa kanya. Ayan, nakikita nyo, diba, nakausli yung mga fiber. So, may fiber talaga siya. Okay, ito naman, yung Intuit Supreme. Kasama to ha, $599.75. Mascara and eyeliner na. Supreme Waterproof Eyeliner, all black. Ayan, black na black. I like it. And sabi, smudge proof. Wow. Okay kaya to pang tight line? Hindi ko pa kasi ito natatry. In fairness, pwedeng pang tight line ha. Next is Essence The Velvets. Nung nag-swatch ako nito, guys, sabi ko, kailangan ko talaga kumuha nito. Yun nga lang, limited lang yung shades na mapagpipilian. So, dalawa lang muna yung kinuha ko. I got Coral Me Maybe. Ah, cute ng pangalan. Coral Me Maybe. Ito yung Coral Me Maybe 08. Ayan, Mr. Mocha Bean. Ito yung gamit ko ngayon na eyeshadow. So, dalawang shade lang yung ginamit ko. Yung Coral Me Maybe, ito yung nasa gitna. Tapos yung nasa outer corners and then inner corner ng eyes, Mr. Mocha Bean. Nung nagsiswatch pa lang ako, nung hinawakan ko siya, iba yung feeling. Sarap niyang hawakan. Sobrang buttery. Na parang bumabaon na yung daliri nyo dun sa pan. Tingnan nyo naman, sobrang pigmented. Sana meron pang ibang shades or siguro dito lang sa branch konti lang yung shades na meron. But I like it. Kukuha ko ng iba pang ganyan. Blendability, okay. Pigment is okay. Wala pa akong primer niya na. Hindi ako naglagay ng primer sa aking eyes. 149 pesos. Not bad kasi malaki-laki siya eh. Nichido 24-Hour Tattoo Effect Eyeliner Pen. Hindi ko alam kung ito rin yung tinry ko before. Parang brush type. Ito felt tip siya. Ang dali ng application ng eyeliner. Ito yung gamit ko ngayon. Tingnan nyo. Ayan. So, yun yung gusto ko sa eyeliner. Kailangan mag-set siya kagad dahil ngayon sa type ng talukap ko, pag ginalaw ko lang yung mata kong ganyan, nagdodoble na siya. Kasi nga, yun, ayoko ng eyeliner na sobrang basa. Pag in-apply, yung antagal bago niya matuyo, kailangan tumapat muna ako sa electric fan. So, this one is good. So far, okay naman siya. Yun ang suot ko ngayon. Okay, next one, Nichido Long Lash False Lash Effect Mascara. Meron na kasi akong nung Nichido dati, yung tatlo, yung iba-ibang kulay. May blue, may pink, may orange na mascara. And I believe ginawan ko ng review yon. If you wanna check it out, nasa blog. Ilalagay ko yung link sa description box. Ito, hindi ko pa to na-try. So, ay, kaso ang laki pala nito. Pero may fiber siya, ha? May fiber. Hindi siya basang-basa. Yun din pala, kaya ko rin siya kinuha. Ang tendency nun, kapag, lalo na kapag maiksi yung lashes, pag basang-basa, parang nagka-clump. Sa akin, na based on experience, parang mas lalo siyang nagka-clump. O kahit na mag-curl ako ng lashes, bumabagsak siya dahil nga basang-basa siya. Yung gina-weigh down niya yung lashes. EB na Cleopatra. So, 60 pesos lang. Tingnan natin kung the same sila nung EB Advanced Perfect Eyebrow, yung favorite ko. Hindi ko pa na-try ito. I think bago to. I'm not sure. And may kasama na siyang brush. Ito yung mga lipsticks na kinuha ko. Kumuha ko lahat ng shades ng Nichido Velvet Matte Lip Pencil. Ito yung suot ko ngayon, guys. And alam nyo ba,
na-impress ako. Actually, sa swatch pa lang, nung nandun ako sa Watsons. Nung ini-swatch ko, sabi ko, uy, okay to ha. Pag hindi mo nakita yung brand niya, hindi mo iisipin na nichido siya. Maganda yung kulay, maganda yung consistency. It's velvet matte, pero hindi siya transfer proof ha. Maganda yung finish sa lips. Hindi na-emphasize yung dryness. Hindi nag-crack-crack sa lips ko. Comfortable, para feeling mo wala kang in-apply na kahit ano sa lips mo. Cashmere, ito yung bestseller nila. So, swatch natin yung cashmere ha. Pero gagawin ko ng swatches and review to guys. Yan o. Ang ganda o. Ang ganda ng color. This is the champagne nude. Ang suot ko ngayon, this is Dark Promise. Ang naging problema ko lang dito, hindi masyadong nag-snap yung takip. So, last but not the least. 6 shades ng EB Advanced Liquid Lipstick. Alam nyo nung pagka-uwi ko galing sa Watson, saka ko nakita sa Instagram nila na meron pala sila nung limited edition na colors. Kaya sabi ko, kailangan bumalik ako. Wala kasi dun sa Watson, say, ito lang lahat ng available nila na shades. Kasi yung limited edition, parang maganda rin yung kulay. So, para pag ginawan ko siya ng review and swatches, okay. Diba? Kompleto tayo ng shades. Mag-swatch tayo ng isa. Rich Vino. Rich Vino. Kulafu. Okay, ayan. Ito siya. Uy, ang ganda. Hindi siya matte. So, pwede mo siyang gawing matte. Basta ano mo lang, ganyan lang. Ako, ganun ginagawa ko kung gusto mo talagang totally matte. Kuha ka ng tissue para ma-absorb ng tissue yung moisture. Ayan, itong Fire Opal. Wala na ko siyang space. Ito. Wow, ang tingkad. Ang tingkad pala nito, spring debutant. This one, Pink Pearl. Let's see. Ay, ang ganda. Ang ganda nitong Pink Pearl. Okay, so yun lang. Sana na-enjoy nyo tong Watson's haul. Marami na naman kayong aabangan. So, guys, let me know kung ano yung gusto nyong unahin ko dito sa mga to, kung anong gusto nyong gawin ko ng first impression review. Especially sa foundation, let me know kung anong gusto nyong unahin ko. Maraming salamat, guys, sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa aking haul. See you again on my next one.